Muli, magandang araw at gusto ko uling magbahagi ng isang tula na may kinalaman sa lipunan natin na ginawa ko some years ago na pinamagatan ko ng sa harap ng McDonald's kagabi. Ito ay batay sa aking tunay na karanasan. Umpisahan ko. 10 ng gabi, pechay Marso 27, sa McDonald's sa Pilcoa, Quezon City, nabagbag ang puso ko sa dramang ako ang saksi. Isang batang gusgusin na kasilip sa salamin. Yayat ang katawat, mata ay nanlalalim. Sa bawat kagat ang mga kumakain, napapalunok siya, labi ay kakagatin. Sa loob ng McDonald's, kay daming kumakain. Subalit isa man sa kanya'y walang pumapansin. Ang kawawang batay kumatok sa salamin. Kamay ay inilahad sa parehang ice tea ay sinisimsim. Isang tinging walang pakialam ang sa kanya ay ibinigay. Kaya bata ay lumipat sa tapat ng isang nanay. Muli, kamay ay inilahad baka sakaling kahabagan. Ng matabang babaeng anak ay sinusubuan. Isang matalim na sulya ang sa kanya ay ibinigay. Sabay senyas ng kamay, umalis ka nga riyan. Batay na patungo, umalis ng dahan-dahan. Hinihimas ang tiyan, marahil upang gutom ay mapigilan. Puso ko'y parang ginugutay. Dali-dali akong lumabas ng kainan. Batay hinabol, totoy sandali lamang. Halika, may itatanong ako sa'yo, sagutin mo ng mahinusay. Saan ka ba nakatira? Bakit ikaw ay nasa lansangan? Nasaan ba ang magulang mo? Bakit ikaw ay pinababayaan? Bata ay tumingal at tinitik sa akin mga matang mapapanglaw. Umiling, humikbi, subalit walang salitang binitiwan. Puso ko'y nalulunos habang siya'y minamastan. Bakit ba may mga musmos na tulad ng batang nasa aking harapan? Bakit sila nagdurusa? Sino ba ang may kasalanan? Ang magulang ba o ang lipunang? Tila walang pakialam. Kamay ng batay aking hinawakan. Dito ka lang, huwag kang aalis, ibibili kita ng iyong hapunan. Nagulat ang bata, ako'y tinitigan. Parang di makapaniwalang siya ay pahalagahan. Pumasok akong muli sa loob ng McDonald's. Nag-ordered ng fried chicken, french fries at hamburger na masarap. Pinalikan ko ang batang naghihintay sa labas. Iniabot sa kanya ang pagkaing hawak-hawak, sabay sabing hala, uwi na, gabi na, baka ikaw ay mapahamak. Kinuha ng bata, pagkaing aking daladala. Tuwa sa hapis na mukha niya'y kitang-kita. Salamat po, Ale. Ako po ay uuwi na. May sakit po ang inay ko. Gutom na po marahil siya. Ako'y natulala at tuminti ang awang nadarama. Sa musmus na nakaharap sarili ay di alintana. Bagkus inang may sakit ang laman ng isip niya. Ilang musmus pa kaya ang katulad niya? Ito ay nilikha ko noong 12 ng Abril 2007. Habang ako ay hindi makatulog ng gabing yon sapagkat naalala ko ang batang nakatagpo ko sa McDonald's. Talaga namang sa lipunan natin ay napakaraming mga kabataan tulad niya na nanghingi, walang pumapansin, kahit na sobra-sobra ang pagkain sa harap ng hapag na nandoon tayo sa mga kainan. Hindi natin pinapansin ang mga batang yung bagkus ay binabaliwala natin. Hindi natin alam kung anong mayroon sa kanilang buhay, kung paano sila naghihirap, kung paano sila nangangailangan ng tulong. Kaya sana, kung tayo ay nakakaluwag ng kaunti sa buhay, alalahanin natin mga batang ganito, at kung may isang batang nakatingin sa atin habang kumakain tayo ng buong kasiyahan, pwede naman tayo sigurong mag-spare ng kaunting halaga, bumili at ibahagi yon sa kanila.